Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ang isishare ko po sa inyo ngayon ay isa po sa pinaka-in-demand job po dito sa Canada na ang welder. Pero hindi po ako welder guys. Ako po ay isang architect po sa Pilipinas. Isa po akong Filipino architect. Pero ang trabaho ko po dito sa company namin, dahil nasa manufacturing company po kami, ako po ay production engineer po ng company. Tinanggap po nila tayo dahil related naman po ang ating pagka-arkitekto sa trabaho na ito. So guys, sa mga nagbabalak po dyan na mag-apply or pumunta ng Canada, maganda pong magkaroon kayo ng experience o kaya nag-aral kayo sa Pilipinas o kaya may experience po kayo sa pag-welding, dahil napakadali lang po mag-apply as welder po sa Canada. Kung sa mga mall fixtures po na manufacturing company ang mapapasukan nyo, ay madali lang po tayo makapasok. Wag lang po yung mga company po na gumagawa po ng mga pipe fittings o kaya yung mga pressurized pipe. Dahil kailangan po talaga marami at matagal ang experience nyo bago kayo makapasok sa mga ganong company. Pero dito po sa company namin ay madali lang po, basta po ma-experience kayo sa welding. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung mga welder po ng company namin. Panoorin po natin guys. Ito po yung isang welder po namin sa company. Yan, i-post po natin dyan. Ang ginagawa po niya ay metal fixtures po yan, na dyan po tumatayo yung mannequin. So dito po guys, mayroon po siyang guide. Bago niya i-welding ay doon po niya pinapatong yung metal parts. Ang tawag po dyan ay jig o kaya fixtures po ng welding. Yan, pinapakita po niya na itinak lang po niya bago po niya ipo-full weld para mas mabilis. Yan po yung dalawang parts na kanyang itinatak muna. Tack weld lang muna guys. Ito pong kasama nating welder ay experienced welder lang po siya. Pinakiksam po ng company at nakapasa, ayun, hire po siya dito sa company namin. Yan guys, karamihan po ng mga welder natin ay from Jamaican, at mas marami po ang Filipino welder po natin. Ipapakilala ko po sa inyo mamaya. Yan guys, ang susunod po na welder natin ay taga-Jamaican din po na kasama natin. Siya po ang gumagawa po nitong mga hardware natin. Ito po yung mga ginagamit po o kaya dyan po hinahanger yung mga merchandise sa mga mall. Yan guys, tingnan nyo po yung bakal na ipinasok po niya sa kanyang welding jig o kaya welding fixture. Ako po mismo ang nag-design yan, para maiwasan po ang welding sa may corner po ng tubo. So ang ginawa ko po, post lang po muna natin yan. Ang ginawa ko po ay nag-design po ako ng program para maipasok po sa laser machine upang makat po ito or manats po itong side na to, para pag pinul po natin yung tubo ay wala na po kayong welding sa may other side po ng tubo na ito. So para makasibrin po at mas mabilis po ang production. Yan guys, ang ginagamit po niyang machine dito ay TIG welding. Yung TIG welding po, sagan po niya ay meron po siyang pinapasok po na tungsten, na yun po mismo ang nagme-melt sa metal, sa dalawang metal na bine-weld po natin. Depende rin po yung timpla, dahil mayroon po siyang pressure na hangin, and then yung high temperature din po. Kailangan din pong malaman kung anong pong thickness ng material para sa combination po, kung kailangan nating itaas o ibaba yung pong temperature ng ating machine. Kung sa mga parts po na kailangan may strength, ang gumagamit din po tayo ng wire para sa TIG welding, para mas matibay po yung pagka-welding natin. O kaya yung mga parts na wine-weld po natin na mayroon po siyang gap upang mapag-connect natin ng maigi, kaya ginagamitan po natin ng wire
gaya po ng nakikita niya dyan na ginagamit po niya. Yan, almost finished na po yung isa po nating metal hardware. Ito po ay ginagamit, ito pong hardware na ito ay ginagamit po sa mga mall. Dyan po hinahanger po yung mga merchandise po natin. Yan guys, ito na pong kasama natin ngayon ay isa po sa ating pinakamagaling pong welder, ang ating pong kababayan na Pilipino. Ang wineweld naman po niya dito ay stainless steel. Ang gamit pa rin po niya ay TIG welding. Karamihan po kasi ng mga parts na wineweld namin ay ang ginagamit natin ay TIG welding. Pero marami rin po tayong parts na ginagamitan po natin ng MIG welding. Yan, nandyan po ako guys. Mamasyal at nagsusupervise po sa kanila pag wala po tayong ginagawa, para makita po at masigurado na tama po yung mga wini-weld po ng ating mga welders. Dahil po sa company namin guys, karamihan po ng mga complicated parts po o complicated po ng mga structure ay binibigay po sa akin. Pag natanggap ko po yung drawings, gumagawa po ako ng production drawings para po sa ating mga welders, at sinusupervise din po natin sila. Kaya po ng parts na ito, ito po ay malaking frames na ang dami pong parts. Kung wala ka po dyan na mag-supervise, kung hindi mo po nakita ay baka mabaligtad pa yung mga parts na dinesign po natin. So para for assurance, nandyan po tayo na nagsusupervise para sa ating mga kaibigang welder. Ang welder po na kasama natin dito ay 15 years na po na welder ng company. Yan, isa na po sa mga pinakamatagal na welder po ng company, at isa rin po sa mga pinakamagaling na welder ng ating company. So guys, sa mga nangangarap po na pang-ibang bansa na gusto pong pumunta dito sa Canada, basta may experience po kayo ng welding or nakapag-aral po kayo ng welding, ay madali lang po tayo makakahanap ng trabaho na welding job dito po sa Canada pag nandito na po tayo, kasi marami pong mga local agencies na pwede pong mag-hire po sa atin. So sana ay nabigyan ko po kayo ng idea yung mga kababayan natin dyan na gustong pumunta ng Canada, na ito pong welding ay isa po sa mga in-demand job po dito sa Canada. So guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, sana ipakiklik po yung subscribe button at yung bell upang updated po kayo lagi sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat po. Ang inyo pong lingkod, Architect Monar po.